Hello guys, dahil walang pasok ngayon si Boards TV, samahan nyo ako magtanim tayo ng pitsay. Dahil sa araw na to, pandemic, makakatulong to sa mga walang trabaho na magtanim ng pitsay para sa ating kalusugan. Maganda to sa ating kalusugan, magtanim ng pitsay. Ayan. Tingnan nyo ang pagpupunla ko. Dapat ganyan muna tayo magpunla. Ihanda natin yung lupa na pupunlaan. Saka lalagyan natin yung buto. Pagkatapos nating ilagay yung buto, didilaga natin yan mamaya. Dadilaga natin. Game. Love, shout out pala sa mga patuloy na sumusuporta. Naging kaibigan ko dito sina Sebro Vlog, IBC Bro, Mamshi Ed, Uncle Jums, Chikadora Vlog, Dream House, and HNA Vlog 1208. Shout out sa mga patuloy na sumusuporta, sa mga katrabaho ko sila Jerome Ignacio alias Boylado, patuloy na sumusuporta. Maraming salamat po sa inyo. Ayan po, dinidiligan ko na po yung aking inupunlang pitsay. Pagkatapos nating diligan, kailangan araw-araw natin silang diligan kahit iniisprihan lang para laging basa yung ano niya, yung buto niya, para mabilis yung pagtubo at hindi maabala yung pagtubo niya. At pag tumubo siya, kailangang malusog, hindi payat. Ayan guys, tapos na tayo maglagay ng buto ng pitsay. Lagyan na natin ng ano, tabunan natin ng lupa para yung buto niya di matuyo. Kailangan tabunan natin ng lupa na mga 1 inches lang ang kapal ng lupa, para pag tumubo siya, hindi siya mahirapang tumubo. Makalabas ka agad yung ano niya, yung buto niya. Pagkatapos nating ano, lagyan ng lupa. Ang lupa na yan ay yung compost yan. Ginawa kong compost soil para mataba pag tumubo yung buto. Ayan guys, tapos na tayo maglagay ng lupa. Kailangan diligan natin ulit yung mild lang na pagdidilig. Gamitan natin ng spray para isprayhan na lang natin na mabasa yung ibabaw niya, para pag tumubo yung pinupunla natin, hindi siya tuyo. Kailangan magandang tubo niya para malusog. Itong pinunla kong pitsay, 3 days to tubo na yun. Pagdating ng 7 days, ililipat na natin sa taniman. Kailangan mag-prepare na tayo ng lilipatan ng pitsay. Tsaka yung lilipatin ng pitsay, nilagyan ko ng mga dahon ng malunggay para pag nabulok yon, yun na yung pataba niya. Kahit hindi na nating lagyan ng pataba, na diligan pa natin, yung bibili pa tayo sa palengke para mas tipid, yung malunggay na lang ng dahon ang ilagay natin. Kasi pag nabulok yun, yun na yung pataba sa pitsay.
At ang lupa naman yan ay yung ginawa kong compost soil yan eh. Kaya wala nang, kahit hindi na tayo mag-apply ng pataba, matataba na ang pitsay dyan kasi compost naman yung lupa ilalagay natin. Pagkatapos natin na mag-prepare ng ano, lupang tataniman para ano siya, diligan natin ng tubig para yung nilagay nating malunggay mang isang linggo mabubulok na yon, saka tayo magtatanim ng pitsay kasi isang pitsay, isang linggo lang yun na pinupunla. Mabilis lang yung lumaki. Kailangan maihanda na natin yung taniman natin. Kahit sa timba, sa mga basurahan, o kahit sa mga container, pwede nating taniman yun. Ayan po yung pinunla natin. Malaki na siya. Pwede nang itanim. Nasa 8 dish na nga yan. Kaya yan, itatanim na natin sa ating mga timba, sa mga lagayan ng basuran. Dating basuran yan. Tinanggal ka lang yung basuran. Nilagyan ko ng lupa. Kaya yun, dyan ko na lang tinanim yung mga pitsay. Kung sinong gustong magtanim, ayan, tulungan nyo na lang ako magtanim para mapabilis natin ang pagtatanim. Sa probinsya, malawak ang lupa. Mas maraming nagtatanim. Mas masaya pag maraming nagtatanim, nagtutulungan eh. Ay, dito talagang sa mga basura na lang natin tinatanim. Wala tayong mga matatinman ditong malawak na lupa eh. Kundi sa timba, sa mga buti, pwede natin magtanim ng pitsay. Yan guys. At kailangan isa-isahin natin ang pagtatanim ng pitsay. Ayan guys, matatapos na natin taniman yung isang ano, taniman natin. Dito na naman tayo sa isang magtatanim. Sa panahon talaga ng pandemic, kailangan masipag lang tayo magtanim kahit sa bahay lang. Hindi tayo magtanim kahit anong itanim natin. Ang pitsay, mabilis lang yan eh.
Simula ng itanim mo yan, after 30 days or 25 days, pwede na mo nang tanimin yan, ay harvestin mo. Pwede ka nang makagulay. Masarap ang pizza isa kahit sa anong luto eh. Magluto ka ng adobong pichay or magsinigang, may pichay, magpikadilyong tilapia, lagyan mo ng pichay, kahit sa magluto ka ng pansit, pwede mong lagyan ng pichay. Maraming paraan ang pichay para gawin mong ulam. Yung iba nga ginagawang ano yan, kinikilaw na lang eh. Pwede rin yan eh. Gisama mo lang sa may isda ka, magkilaw ng isda, tapos ano, lagyan mo ng pitsay. Magluto ka ng pakbi, pwedeng lagyan ng pitsay. Mas lalong ano, mas masarap talaga ang pitsay sa ginataan eh. Ginataang picadillo. Lagyan mo ng loya, paminta, sarap nun. Mas maraming, kahit kaunting gata lang eh, pwede na yun. Tsaka dito sa atin, sa Pilipinas, yan, paborito yan mga pitsay. Masustansya daw yan yung pagkain eh. Kaya, hindi tayo magsawang magtanim ng pitsay kahit sa mga timbalang, gawa tayo ng ano, compost na lupa para mataba yung pitsay. Ayan guys, pagkatapos nating magtanim, diligan natin para hindi siya matuyo. Kasi walang, hindi umuulan ngayon eh. Kailangan maalagaan natin siyang diligan. Kahit sa isang araw lang, isang beses lang natin diligan. Or depende sa ano, sa umaga or sa gabi natin diligan. Bago matulog, diligan muna natin. Or pagising sa umaga, diligan natin. Kasi ang panahon ngayon, walang malakas ang init eh. At saka, hindi umuulan. Kailangan lagi natin siyang diligan every one day. Kahit some beses lang natin siyang diligan, okay na yun. Para hindi siya matuyuan ng tubig. May masisipsip siya ng tubig. Ayan guys, dinidiligan natin yung tanim nating pitsay. Sa mga fans ko, sa mga viewers ko, yung hindi pa naka-subscribe, pa-subscribe na lang, pindutin yung bell button at notification bell all para sa darating na video ko, sa susunod na video ko ay updated na kayo. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta at patuloy na nanonood ng video ko, sa mga walang sawang nanonood at patuloy pa rin akong mag-upload para sa inyo to. Para kung meron kayong matutunan, mag-message na lang kayo kung may matatanungan kayo sa aking video. Mag-comment na lang kayo sa comment box. Ayan guys, after 28 days, 38 days, pwede nang mag-harvest ng pitsay. Ayan, mataba ang pitsay natin. Maraming salamat po.